Hello mga kaibigan, this is Dave Vallejos and today ituturo ko sa inyo ano yung pinakamagandang investment na sinimulan ko dito sa IMG 5 years ago. And that is Kaiser. But before we start, let me play this video first. Kahit anong manapistado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang magtulog ng paunti-unti, basta meron kayo, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nagkakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Ayan, no? So Kaiser is one of the best investment na sinimulan ko dito sa IMG and I'm very proud na 5 years na ako dito sa Kaiser ko na investment. And malapit na siyang matapos, no? I'm planning to get another one. So let me introduce myself first before we start our orientation about Kaiser. By the way, again, I am Dave Vallejos. I am 25 years old and I am former Marine officer. But right now po, nagfo-full-time na ako dito sa IMG as Associate Financial Planner under Registered Financial Planner of the Philippines and Licensed Financial Educator under the Insurance Commission. And right now, I am the youngest Senior Executive Vice Chairman and one of the youngest CEO dito sa IMG. Okay, so let's do it, no? So Kaiser, so kung naririnig niyo yung Kaiser, ito yung pinaka the best investment dito ng mga members sa IMG. Kahit hindi ka pa member ng IMG, you can actually get yourself this kind of investment. Bakit ko sinasabing the best? It's because this is a 3-in-1 investment. Ibig sabihin, nakapackage po ito siya, no? Total solution. That's why tinawag siyang Ultimate Kaiser Health Builder with Healthcare, Life Insurance at saka Savings. At saka nakita ko nyo naman kanina, no? Ni Sharon Cuneta, our brand ambassadress. So sabi niya, kahit maputi na ang buhok ko, may Kaiser pa rin sa tabi ko. Diba? So, totoo po yan. Ayan. So, Kaiser helps you build your solid financial foundation. Bakit? Si Kaiser kasi, tutulungan ka na i-build ng tama yung financial foundation mo. In building a solid financial foundation, para kang nagbi-build ng bahay. Di ba pag nagbi-build tayo ng bahay, hindi naman tayo dumidiretso sa bubong. Dapat step by step. So ganun din yung gawin natin sa ating finances. So first of all, you need to start with a healthcare. Bakit first priority yung healthcare natin? Kasi po, no, itong healthcare, ito yung klaseng investment na magka-cover sa'yo in case na ikaw ay magkasakit or a family member ay magkasakit. Ibig sabihin, ito yung magbabayad sa medical expenses natin at saka hospital bills, no? Kung kailangan natin na ma-admit sa hospital. Kasi sa panahon po ngayon, napakamahal na magkasakit, no? So personal experience ko po nung nagkasakit yung lolo ko, hindi naman na ituro sa kanila itong healthcare na ito. Ang nangyari, nung na-hospital siya, no? Karga-karga po namin siya, naubos talaga yung savings namin doon tsaka yung family namin nag-ambag-ambagan talaga. So yan yung mangyayari talaga sa inyo pag hindi kayo prepared, no? At tsaka alam naman talaga natin na anytime magkakasakit talaga tayo. Kaya sa ilang taon nating pagtatrabaho, no? Magsakripisyo na tayo mag-invest sa sarili nating healthcare kasi para naman talaga sa atin ito. Kasi darating ang point na maniningil talaga yung katawan natin lalo na pag tayo ay napakasipag magtrabaho. Diba? Tama po. So, hindi rin natin pwedeng iasa sa PhilHealth lang, no? Yung healthcare natin. Kasi alam naman natin yung PhilHealth, hindi lahat ng sakit covered. Hindi din lahat ng bills babayaran ng PhilHealth, no? Ng government. Limited lang po yung resources nila. So, pag meron ka ng healthcare, proceed ka sa second investment, no? Which is life insurance. So, life insurance protection, actually, hindi to para sa atin, para ito sa family natin. Kasi example ako, no, dati akong seaman. So napakahirap ng trabaho sa barko, napaka-risky, no? So alon, pirata, bagyo. So pag may mangyari sa akin, if I pass away, at least may maibibigay na instant money sa family ko na kahit wala na ako, no, buhay pa rin sila at makakapag-aral pa rin yung mga kapatid ko or kung may anak ka, makakapag-aral pa rin sila
yung asawa mo hindi mababaon sa utang, so yun yung purpose ng life insurance. May susuporta pa rin sa pamilya mo kahit wala ka na. Especially, pag tayo ay breadwinner, tayo yung source of income ng family natin. Ganyan ka-importante ang life insurance. So if you really love your family, no, you really need to consider having a life insurance protection. So pag meron ka na life insurance, kailangan mo i-manage yung utang mo. So bakit? Managing our debts, dapat alam mo anong klaseng utang meron ka. Kasi meron tayong tinatawag na good debts, meron ding bad debts. Itong good debts, ito yung mga utang na may bumabalik sa'yo. Example, mangungutang ka for business, mangungutang ka for investment, di ba? So may perang pumapasok sa'yo. Yung bad debts naman, yun yung mangungutang ka pang gadgets, no? Pang gala, pang sugal, pang okasyon. So puro ka lang palabas ng pera, walang bumabalik. So liabilities ang tawag dyan. Kailangan mo yung i-reduce, no? Or kailangan mo yung tanggalin. So kailangan mong i-manage talaga yung utang na meron ka. So after mo i-manage yung utang mo, build an emergency fund. So having an emergency fund, it means 3 to 6 months ng salary mo, at least nakalagay yan sa savings account for emergency purposes. In case nawawalan ka ng trabaho or magkasakit sa family member mo, may pumanaw, catastrophe, baha, lindol, or pandemic, di ba? So this is kind of emergency na hindi natin ina-expect. At least may pera tayong mahuhugot, no? For emergency purposes. At pinaka-last natin na priority is investment. Build your investment. Bakit last na? Kumbaga sa bahay, siya na yung bubong. Kasi kung uunahin mo yung investment, mostly ang mga tao, pag may pera, inuuna nila yung bahay nila, patayo agad sila ng bahay, bili ng lupa, invest ka agad sa business, no, real estate, stock market, mutual fund ka agad sila. Ang dami nyo ng shares, ang dami kong kilala, ang dami niyang properties, ang dami niyang business, pero isang sakit lang, anong nangyari? Naubos din lahat kasi doon kinuha lahat yung pang finance, pang bayad sa hospital expenses. At sa panahon ngayon, ilang linggo ka lang sa hospital, mauubos talaga yung savings mo. Tama? So that's why kailangan nating unahin yung healthcare. Kasi there will be possibility pag once wala kang healthcare or even life insurance, isang emergency lang, ubos talaga yung pinag-ipunan mong pera. Or masasayang talaga yung ilang taon mong pagtatrabaho dahil wala kang naitabing healthcare tsaka investment sa life insurance. So last priority na yan. Pero ang kagandahan dito sa Kaiser, tutulungan tayo para i-build ng tama yung financial foundation natin. Kasi meron siyang 3-in-1. Ibig sabihin, check, meron na siyang healthcare, then check, meron na rin siyang life insurance, at saka check, meron na rin siyang investment sa mutual funds. Kaya sa tinawag na total solution, all you need to do is i-manage mo na lang yung utang mo or i-avoid mo na lang yung utang para may peace of mind ka at yung pera mo sa banko for emergency purposes. That's why napakaganda ng investment ng Kaiser. So sino ba to si Kaiser, no? So alamin muna natin kung sino si Kaiser. So who is Kaiser Health Group Incorporated? So Kaiser is duly accredited with the Department of Health, no? As well as likewise registered with the Securities and Exchange Commission or SEC dated June 8, 2004. So alam nyo ba, before you can put up an HMO company, kailangan nyo ng authorized capital stock of 100 million. No minimum. Pero si Kaiser po, above the minimum requirement sa kanya. Magkano? 160 million yung starting niya na capital stock. Diba? So ganyan kalaki yung company ng Kaiser. And it is also registered with the Insurance Commission, no, with license number HMO-2017-04-R. And its medical director, who is also an active officer of FAMOC, no? Ang FAMOC is a Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. So yung mga kumpanyang mga HMO, no, si Dr. Leia Uyolo is a vice president of FAMOC, no? She is also a medical director of Kaiser. So alam talaga natin, no, na very established talaga itong kumpanyang ito. At the same time, no, well-managed talaga and regulated ng gobyerno, no? So hindi basta-basta talaga itong Kaiser. So si Kaiser din, aside sa mga partner hospitals niya, mga private hospitals na accredited, meron din siyang sariling medical centers, no? Kaiser Medical Centers, nag-expand na sila ngayon with partnerships with SM at saka Robinson's Mall, no? So meron na tayong mga branches sa loob ng mga mall. So anytime pagpapasok ka dyan,
free yung unlimited free unlimited check-up pagkasama mo yung family mo, napakaganda kasi discounted sila sa kanilang mga medical services. So pwede ka diyan magpa-annual physical exam, laboratories, ayan, executive check-up, pre-employment medical, no, consultations, unlimited po diyan sa Kaiser Medical Center. And right now still expanding pa po, padami ng padami yung mga sariling medical center ng Kaiser. So as napakaganda, 'di ba? May sarili silang medical center. So sino yung mga kliyente ng Kaiser? Corporate accounts who trusted their name, no, with Kaiser is yung Senado natin, no? The Senate, the Supreme Court, no, Korte Suprema, the Court of Appeals, the House of Representatives, the PISA, 'di ba? At saka Philippine Coast Guard. So ayan, nagkakandak din ako ng orientation last time, no, sa Philippine Coast Guard. Nakita ko talaga doon, marami talaga doong mga Coast Guard natin na Kaiser plan holders. The same time, nagagamit talaga nila yung mga plan nila dito sa Kaiser. Okay, so bakit tinatawag na total solution si Kaiser? Dahil na-solve niya yung dalawang question sa buhay natin. Dalawa lang kasi yung pwedeng mangyari sa atin, no? What if I die too soon, pagkunin ako maaga ni Lord? The solution is meron siyang life insurance, no? Imagine mo yung family na ito, no? Yung father yung nagtatrabaho, breadwinner, tapos biglang kunin ni Lord. Ganyan pa rin ba yung smile ng family, 'di ba? Makakapag-stop ng pag-aaral yung anak, tapos yung asawa, mababaon sa utang. Pero pag may life insurance, continuous pa rin yung pamumuhay nila, right? Pero what if I live too long naman? Problema kaya 'yon? Bigyan tayo ni Lord ng mga 60 years old or 70 years old. Problema pag hindi ka prepared. That's why you need healthcare. 'Di ba? Kasi during this time, lumalabas na yung maraming nating sakit during retirement. At that time, wala ka ng HMO. So kung may HMO ka ngayon sa company mo, then that's good, no? So kailangan mong kumuha pa rin ng Kaiser. Kasi si Kaiser is your long-term investment. Kasi covered ka dito until age 100. Eh yung HMO mo sa company, hindi ka ikakover doon until lifetime. Covered ka lang hanggat nandun ka sa company. Diba? So ito yung magka-cover sa'yo during your retirement para wala ka nang magagastos. At the same time, pag tumanda tayo, meron kang investment dito kasi tumutubo yung savings mo dito. Actually, sinasabi ko nga na hindi ka nagbabayad sa Kaiser, eh nag-iipon ka sa Kaiser kasi yung contribution mo dito tumutubo ng 10% yearly. Ganun kaganda yung investment natin dito. Ayan. So Kaiser Ultimate Health Builder is a 7 plus 13 plan. Ano ba yung 7 plus 13? So 7 years magsisave, 13 years ang extended or growing period, no, bago siya magmamatured. So example, ang kinuha mong plan is K100. Actually, this is my personal plan. So ang monthly ko dito sa K100, no, ang inuulog ko dito is 5,882. So kinuha ko to nung kadete pa ako sa barko. So ang kagandahan dito sa plan na ito, no, pag nag-yearly ka, discounted ka ng 2 months, 58,000 lang siya, imbes na around mga 70,000. Diba? At saka for the whole 7 years, ang ihulog ko lang is nasa 400,000 plus lang siya. No? So dito, fix ka lang maghuhulog ng 7 years. So don't worry, kasi dito sa Kaiser, ang pinakamaliit na plan dito, hindi naman 5,000 lahat. Ang pinakamaliit dito is 80 pesos a day. No? Ay, around 88 pesos a day, mayroon ka ng sariling plan dito sa Kaiser. At pag naka 1 year ka na, no, nakapag-save ka na ng 1 year, meron ka ng mga libre. So meron ka ng free annual physical exam, mga diagnostics natin yan. No? Pwede kang magpa-check up sa ihi mo, sa dugo mo, no? X-ray, ECG. Ayan, libre yan siya. Dental benefits, no, cleaning, check-up sa ngipin, simple tooth extraction, temporary pasta. Ayan. And then waiver of installment due to death. So free na rin yan. Ibig sabihin, pag once may mangyari sa'yo, kahit naka 1 month ka pa lang dito, fully paid na yung buong 7 years mo. Would you imagine, di ba? And then, pag na-disabled ka na, di ba, fully paid na rin yung whole 7 years mo. And then, covered na rin yung hospitalization mo anytime kung gusto mong magpa-admit sa hospital. And then, meron ka ng libreng room at saka board, no? So, ayan, pipili ka na lang ng hospital room mo dyan. Annual benefit limit sa plan na K100, meron siyang 60,000 yearly budget. Ayan. Tsaka, insured ka na for 20 years, no? So, anything will happen sa'yo, if we pass away, no, may matatanggap yung family. And then, pag accident yung cost, times 2 yung matatanggap nila. And lifetime network access to more than 1,000 hospitals and over 2,000 doctors as long as you have funds, no? Magagamit natin yan.
So yan, no? 7 years ka lang fix na maguhulog. Napakabilis ng 7 years, guys. No, hindi ko nga ma-imagine na 5 years na pala ako dito, 2 years na lang, tapos ko na to. And then wala na akong iisipin pa kasi covered na ako for a lifetime until age 100. But after 7 years, anong mangyayari? Extended period na, no? Ang mangyayari, magagamit mo na siya for outpatient. So anytime pwede ka na magpa-check up, magpa-consultations, no? At saka, anytime, pwede ka pa rin magpa-admit sa hospital. Pero during extended period, on the 8th year, covered na yung maternity, yung pagbubuntis natin, ayan, panganganak, at saka yung mga pre-existing illnesses natin. Yung mga sakit na meron na tayo sa katawan natin, ika-cover na yan ni Kaiser kahit anong sakit pa yan. Cancer man yan, diabetic ka man, no? Asthma man yan, covered na yan dito. No? May high blood pressure ka man, at saka mga dreaded diseases. At ang kagandahan dito, on the 8th year, magsa-start na rin siyang tutubo ng 10% yearly kasi na-accumulate na yung pera mo eh. So gagamitin na yun as investment at i-invest na siya sa mutual funds na 10% yearly compounding interest. So continuous pa rin yung number 5, waiver of installment due to death. Number 6, covered ka pa rin ng room and board. At saka yung disability, covered pa rin siya. No, ang life insurance mo is until 20th year. Accidental death times 2 pa rin siya. At saka lifetime network access to more than 1,000 hospitals at saka more than 2,000 accredited doctors nationwide. Ayan. So ito yung growth ng pera natin, no? So tumutubo yung pera natin dito ng 10% yearly. So kung nakikita nyo, kung ang plan ninyo ay K100 tulad ng plan ko, so meron kang automatic guaranteed 100,000 sa maturity. Diba? So 10% of the guaranteed 100,000, dun siya nakabase yung tubo niya. Kaya 10,000, tapos yung interest mag-i-interest. Kaya siya tinatawag na compounding. So naging 269,000 siya. Plus, meron ka pang yearly health bonus, no, na ibibigay si Kaiser sa'yo. No? So kasama na yan siya na nagko-compound. At the same time, meron ka pang long-term care benefit. Ito yung sabi ko na fixed na ibabalik sa yung guaranteed 100,000. At the same time, pag sa 7 years, healthy ka or hindi mo nagamit si Kaiser kasi example, meron kang HMO sa company mo or hindi ka na-admit sa hospital, ang ginamit mo lang is libreng dental sa ngipin at saka libreng annual physical exam ng laboratories, libre lang kasi yan siya, ibabalik ni Kaiser yung nahulog mo. For the whole 7 years, ibabalik niya yung 85%. So kung yung nahulog ko sa K100 is around 400,000, ibabalik yung 350,000 as a bonus. Kaya ko ito total natin yan lahat, that is 1.1 million during maturity. Would you imagine after 13 years sinong magbibigay sa iyo ng 1.1 million? 'Di ba? Yung bangko, bibigyan ka ba ng 1.1 million or yung co-op, no? Or sino pang magbibigay sa atin, yung company mo? So ito lang yung investment na magbibigay sa iyo ng 1.1 million after 13 years, no? 7 years ka lang na magsisave. Ayan. So after ng maturity, ano yung magagawin mo sa pera mo? May tatlong options ka actually. Pwede mong i-withdraw ang lahat ng pera mo, no? At saka i-enjoy yung pera mo, pero mateterminate na yung plan mo sa Kaiser pag zero balance na siya. Pwede kang mag-withdraw ng portion ng maturity value mo at saka yung half, hayaan mong tutubo pa siya, no? Ng 10% yearly. So ayan. At number 3, pwede mong hindi kunin yung 1.1 million mo at gagamitin mo siya during your retirement. Kasi on your retirement, pag hindi mo yan siya, hahayaan mo lang siyang mag-grow, on your retirement, at the age of 60, meron kang 6.4 million or every year may magbibigay sa'yo ng 648,000 budget. So yan yung pension mo every year. Di ba? So at the age of 65, meron kang pension na 10.4 million or every year, 1 million yearly ang tubo ng pera mo. Diba? So yan yung pinakamasarap na retirement. Money is working for you. So nag-i-enjoy ka na lang pero yung pera mo pumapasok pa. Diba? So yan yung kagandahan dito sa Kaiser. Ayan. So that is based on 10% na computation. So ano pa bang yung mga benefit natin dito sa Kaiser? Number 1, wala kang down payment. Kasi pagpapasok ka ng hospital, ano yung unang tanong sa'yo? Sir, ma'am, meron ba kayong HMO? Meron ba kayong health card? So kung wala kang health card, kailangan yung mag-deposit. Lalo na pag emergency, di ba? Mga ganyan. So dito, wala na. Pakita mo lang yung benefit card mo sa Kaiser. Automatic ka ng
no, ma-admit, no, actually guys, no, experience ko talaga to. Priority ka sa mga private hospital pag may HMO ka at saka may health card ka. Sasabihin mo lang na meron po akong HMO or health card sa Kaiser. Ayan. So sila na yung magko-coordinate sa Kaiser para ma-admit ka kaagad at ma-treat ka kung anong kailangan gamutin sa iyo, no? Lalo na pag mga emergency. Ganyan po kaganda pag meron kang healthcare. Hindi ka na ipapasa-pasa pa. Napakaganda pa ng room mo. Number two, annual physical exam benefits. So libre na yung mga x-ray natin, ECG, no, sa mga 30 plus, laboratories, urinalysis sa ihi, fecalysis sa dumi, CBC natin, mga dugo natin, tsaka pap smear sa mga babae. Magagamit mo na itong mga libreng annual physical exam once a year pag naka one year ka na sa Kaiser. And then dental benefit, no? So oral hygiene natin, magpa-check up tayo lagi kasi unlimited libre lang yan siya. Unlimited simple tooth extraction, no, pabunot, annual dental prophylaxis or magpapa-cleaning tayo sa ngipin natin, no? After one year, libre na yan siya dito sa Kaiser. Sa mga accredited clinics natin, no? So tatawag lang tayo sa Kaiser hotline at sabihin yung location natin, sila lang yung magbibigay sa atin na pinakamalapit na accredited dental clinic. And then number four, no, basic medical benefits. Unlimited na yung free consultation natin with the in-house doctors. Yun yung sa Kaiser Medical Centers natin. And services of accredited physicians, specialist surgeons, anesthesiologists, no, hospital intensive care unit or ICU, and operating room. Ayan. Number five, hospital room benefits. Sabi ko nga, may libre ka ng hospital room dito. So depende yan sa plan na kinuha mo. Mas malaking plan, mas malaking room yung ibibigay sa'yo. Executive, private, or semi-private room. Kasi po, pag wala kang HMO, dun ka talaga sa charity mapupunta. Diba? So nakita nyo na ba yung public hospital? Papasok kang may lagnat, lalabas kang may TB, lalabas kang may kahit anong sakit, no, COVID. Diba? Kasi hawa-hawaan na dyan, diba? So pag dito tayo sa mga private, executive, syempre, diba? May bibisita pa sa'yo, no? Number six, medical assistance benefit. So ito yung libre budget sa'yo. So the amount of medical assistance limit goes with your Kaiser plan. Depende sa plan mo. So sa K45 to K60, 50,000 yung annual limit nila. So consumable po yan, ha? Hindi yan siya converted into cash. Sa K75, K100 naman, no? K60,000 yung annual limit nila sa akin na plan. Consumable din yan. Magagamit yan sa'yo, ibabayaran yan ng Kaiser pag naka one year ka na sa Kaiser mo. Ayan. And then, special and extended benefit on the 8th year, covered na yung mga MRI natin, nuclear and radioactive isotope scan, dialysis, blood transfusion, physical and speech therapy, anti-rabies, no, venous and tetanus vaccine, emergency benefits or ambulance, no, over 2,000 accredited major hospitals in the country, no. So meron ka ng budget para dyan. And number 8, benefit sa Kaiser, life insurance coverage. Ito yung healthcare na mayroong life insurance. Napakaganda niya. So healthcare company si Kaiser, ha? Hindi siya life insurance company. So healthcare company siya na meron siyang libreng life insurance, no? So kung meron kang life insurance ngayon, like for example ako, no, sa Sun Life, no, or Philam Life, Pru Life, Coco Life, no, those are life insurance companies. Pero ang wala naman sila is healthcare, no. Meron lang silang critical illness at saka hospital income. Pero pag sumakit yung ulo mo, eh, critical illness lang yung covered sa'yo, dapat tumor yung diagnosis. Hindi pwede yung headache lang or migraine. Kasi ito, si Kaiser yung magkakover dun kasi siya yung HMO or healthcare. Kaya napakaganda pag meron kang mga life insurance or VUL, kumuha ka nitong Kaiser. Kasi ano yan sila, eh, partner, no? So ako talaga, nung nalaman ko tong Kaiser, ito talaga yung pinili ko kaagad kasi meron na siyang life insurance pa. Hindi na ako kumuha pa ng ibang life insurance sa labas na napakamahal. Diba? Kasi dumadaan pa ako sa agent sa labas. So dito ako yung agent ng sarili ko sa IMG. The same time, pag meron din ako masishiran ng ibang tao, like family ko, kumuha din yung mama ko ng Kaiser or mga kapatid ko, no, mga kaibigan ko. So ako din yung nagiging agent ng sarili kong pamilya. So kada hulog nila, parang bumabalik lang din sa amin yung pera kasi hindi na kami kumuha ng agent sa labas. Yun yung kagandahan dito sa Kaiser. So, balik tayo sa number 8, no? Life insurance coverage sa K100 na plan, natural death pag may mangyari, 450,000. Pero pag accident yung cause of death, times 2 yung claims, 900,000.
At saka, ma-wave into fully paid yung 7 years kahit 1 month ka palang nakapagulog sa Kaiser at may nangyari sa'yo. May isa kaming member sa IMG noon, na-accidente siya sa motor, naka 1 month na siya sa Kaiser niya. Naka-claim siya ng times 2 sa insurance niya. Kasi sa panahon na ngayon, hindi na natin alam kung ano bang pwedeng mangyari sa atin, no? Pandemic, aksidente, di ba? So, ito yung pinakamagandang maiwan mo sa family mo, di ba? So, ayan, tax-free pa, walang babawas na tax sa insurance na ibibigay sa family mo. So, buong amount yan. At saka number 9, dismemberment insurance or loss of body parts. So, pag may mangyari sa atin, maaksidente tayo, nawalan tayo ng isang kamay, ayan, 50%. Pag dalawahin mo, 100%, di ba? Isang mata, 150%. Pag dalawahin mo, 100%. So, ayan, no? Any accidents din na parts sa mga body natin is may mawala, meron ka ring specific na insurance coverage dyan. Parang kami sa barko. So, naalala ko dati, no, yung insurance namin sa barko. Kahit meron din kaming ma-aksidente at marami, may matanggalan kami na body parts, may bayad yun kada parte ng katawan namin. Kasi insured ka talaga. Ayan. So, ganito din sa Kaiser. Meron siyang loss of body parts. And then, waiver of installment due to death. Ito naman yung sabi ko kanina na if a Kaiser member dies during the 7-year saving period, the primary beneficiary, siya yung makaka-claim. No, yung primary beneficiary mo. Pero pag once may mangyari din sa primary beneficiary, matatransfer na naman yung plan mo sa second, hanggang sa third, hanggang sa fourth beneficiary. No? So, apat yung beneficiary mo dito, pwedeng ipamana yung investment tsaka Kaiser plan mo. So, pasa-pasa. Diba? So, transferable yung plan natin sa Kaiser. Kaya napakaganda yung Kaiser investment. And number 11, pag permanently disabled ka na, nung ma-declare ka ng permanently disabled, total disability, fully paid na rin yung 7 years mo. Kahit naka 1 month ka lang dito sa Kaiser. So, your payments will be waived and then refrain from enforcing. Ayan. Isa sa pinaka-the best dito is itong number 12, the Family Assistance Service. So, ibig sabihin nito, the use of Kaiser card to the immediate family, at least naka 1 year ka. No, example, may immediate family ako, yung papa ko or yung mama ko, no, yung papa ko nagkasakit, 'di ba? Si papa wala kaming pera, pero ako mayroon akong Kaiser plan. So pagpupunta siya ng private hospital para emergency, hindi na siya hihinga ng deposit kasi pwede ko ipagamit yung Kaiser card ko sa kanya, yung benefit card ko. So ititreat siya, pero this is just an assistance for emergency purposes. Parang for the meantime, it well taken care of yung family member mo, pero no, isi-settle mo pa rin yung prior to discharge kung magkano yung nagastos. Hindi sila totally libre. No? Again, ang family assistance, hindi libre yung buong family mo. No? Kasi this is an individual plan. So this is just an extended benefit for our immediate family para at least meron kang peace of mind, hindi ka maghanap, saan ako mangungutang, saan ako maghanap ng pera, nagkasakit si papa or nagkasakit yung kapatid ko. For the meantime, ititreat sila ng hospital kasi yung kapatid nila or ako is plan holder ng HMO or Kaiser. Alright? So, napakaganda niya, no? For emergency purposes. So, again, ang Kaiser is 7 years ka lang maghuhulog and then, depende na yan sa mode of payment mo. It's either monthly, quarterly ka ba, semi-annual or annual. So, mamaya, meron niyang mga discounts, no? Lalo na sa annual. Pag buong 1 year yung babayaran mo, malaki yung discount mo dyan. Or magpapachange ka ng semi-annual. Then, after mo maghulog ng 7 years, maghihintay ka lang ng 13 years for maturity. Ayan. And then tax-free, so walang bawas na buwis sa total accumulated na amount sa yung investment, no, or sa life insurance mo. And then 30 days yung grace period niya. So pag hindi ka nakapaghulog na next month, no, meron ka pang 30 days na hihintayin bago siya maglalapse. So pag maglalapse ka anytime, pwede mo na naman siya hulugan. Actually, basta wag mo lang siya ipalagpas ng 2 years na hindi mo siya hindi siya active kasi pag 2 years na hindi ka makahulog, no, diyan na siya mata-terminate. Actually napakatagal ng 2 years, guys. Ibang insurance 3 months or 6 months lang terminated na or forfeited na yung bayad mo. Actually dito sa Kaiser, 2 years na hindi ka makapagbayad or makapaghulog, diyan pa lang siya mata-terminate. No, imposible naman siguro next year wala kang pera, 'di ba? So, 'yan. And then transferable siya sa immediate family, sabi ko kanina, and then PhilHealth partner siya. So pag may PhilHealth ka, gano'n naman talaga yan, no? Ibabawas muna kung magkano yung part ng PhilHealth, yung remaining, yun yung isi-shoulder natin. Pero pag may Kaiser ka, yun na yung isi-shoulder ni Kaiser. So wala ka na maka-cash out or babayaran pa. At saka insurance commission,
regulated si Kaiser. Kaya napakaganda niya kasi registered tsaka regulated talaga siya ng government. So si Kaiser nag-start siya ng 2004. Actually, meron ng mga plans na nag-mature dito sa Kaiser kasi ang Kaiser dati is 15 years lang yung maturity niya. Kaya marami nang mga nakapag-claims dito, no? Nakapag-claim sa hospital, nabigyan ng maturity value nila, no, nakapagtapos sa kanilang mga plan. So ayun, nakikita natin yan sa Facebook page ng Kaiser at saka Claims. At saka marami na akong mga members dito guys na na-assist nung kailangan nilang magpa-hospital, no? So ayan, nung nagka-dengue, meron akong member na nagka-dengue, meron akong sima na kailangan operahan. Yan, ginamit nila yung Kaiser plan nila. Kasi madali lang naman din tawagan yung hotline ng Kaiser. Ayan, no? So, kilala nyo ba itong mga taong ito? Di ba? Mga celebrities, napakayaman, no? Mga famous dati, ang daming pera, pero nung nagkasakit sila, ano yung nangyari sa kanila sa TV? Nanghingi ng tulong sa mga tao. Di ba? Nakakalungkot lang kasi sa Facebook, ang dami nanghingi ng tulong, di ba? GCash, bank account, no? Kasi kailangan operahan dahil na hospital. So, gusto mo bang ganun yung mangyari sa iyo? No, tanungin kita. Kasi darating talaga ang point magkakasakit tayo eh, 'di ba? Yung mangingin lang ba tayo ng tulong sa mga iba't ibang tao sa Facebook, no, or sa radyo or sa gobyerno, pipila tayo sa PCSO, 'di ba? So habang healthy ka pa ngayon, no, habang healthy pa yung magulang mo or habang hindi pa sila 60 more than 60 years old, ikuha mo na sila ng healthcare, no? Kasi ako talaga, no, kumbaga ito yung regalo ko sa parents ko. Hindi material things. Pero aside sa material things, ito, peace of mind. Yung healthcare nila tsaka retirement fund nila na hindi sila mumblema. Tsaka sa sarili ko, kasi ako yung nagtatrabaho eh. Lalo na pag OFW ka, kailangan mong bayaran yung sarili mo. Unahin mo yung sarili mo. Because a year from now, you will wish you had started today. Uy, sayang, sana nagsimula ako dati pa lang nung bata-bata pa ako or nung wala pa akong sakit. Kasi meron akong isang kwento sa inyo, no? Meron akong kasama dati sa barko seaman. Ini-invite ko siya na, uy, kumuha ka ng Kaiser kasi ako meron akong ganito. Ang ganda nitong investment. Sabi niya, hindi ko pa na kailangan yan, Dave, kasi healthy pa naman ako ngayon. Pero nung umuwi siya ng Pilipinas, no, nagpa-medical siya, nakita dito na may sakit siya sa kidney niya. So, kailangan, nag-chat siya sa akin kasi kailangan niya ng pa-opera. Kukuha daw siya ng Kaiser. Sabi ko, no, hindi na siya pwede. Kasi, no, may sakit na siya. Hindi naman pwedeng kukuha ka ng healthcare kasi kailangan na kailangan mo. Kasi kung dyan ka pa kukuha na kailangan mo, magpipila na yung mga pasyente sa hospital sa labas ng Kaiser. Diba? Para lang i-covered sila at kukuha sila, no, para malibre sila sa hospital. Diba? You get my point, guys? So, kukunin mo tong Kaiser habang healthy ka pa kasi napakamura pa siya at hindi ka i-decline ng Kaiser. No, i-approve pa yung application mo. Pero yan, pag late na, tulad nila, nagkakasakit ka na, ayan. So, mapapaisip ka lang talaga na sayang, sana hindi ko ni-reject yung taong nag-ano sa akin ito, nag-share sa akin. Kasi yun talaga, makaka-realize ka talaga na bakit ko pa tinipid yung sarili ko. Kasi para naman talaga sa akin itong healthcare. So, that's why a year from now, you will really wish you had started today. No? Kasi itong healthcare is para to siyang fire extinguisher sa bahay. Diba? Bumibili ka ng fire extinguisher sa bahay, nasa gilid lang yan. May sunog or wala, bibili ka ng ganyan. Kasi kung may sunog, gagamitin mo. Ganun din yung healthcare. No? Itong Kaiser, magkasakit ka or hindi, kukuha ka nito. Kasi kung magkasakit ka, merong sasalo sa'yo. Pag hindi ka naman magkasakit, merong kang investment. Diba? So, meron ka pang life insurance, tumutubo pa yung pera mo dito. So, ganun siya kaganda, no? At saka, meron kang sariling policy dito, online, ha? So, online yung policy natin dito. Ibig sabihin, meron kang account, username, tsaka password. Dito mo makikita yung plan na kinuha mo, no? Kung magkano na yung babayaran mo, yun, yung due date mo, at mga ilan na yung nabayad mo. At dito ka magpa-file ng mga claims, magpapaschedule ng annual physical exam, ng dental. At sa support naman, dyan yung pwede mong tignan kung saan yung pinakamalapit na hospital sa inyo na accredited. Ayan, so nandyan na lahat sa OPMS natin. No? That's the power of online or nasa cellphone na natin yan. Okay, so ito yung mga plan na meron tayo sa Kaiser. Actually, sa 10 to 40 years old, sabi ko nga around 80 pesos a day lang siya or 2-6 in one month. Mostly mga estudyante kumukuha na ng ganito, no? Milk tea, 100 pesos ka, no? Inaaraw-araw mo yung milk tea, kayang-kaya mo na tong Kaiser. 2-6, ayan. So,
Yung iba, dumidiretso na sila ng K50. Ayan. Ako naman, kasi konti lang yung difference nila eh. 2.6 sa 2.9, around 200 plus lang. Ako naman, dumiretso ako ng K100, no? 5,800 that, nung 20 years old ako. Kasi gusto ko, after 13 years, milyonaryo ako, 1.1 million sa maturity. At ako, thank God lang, no, hindi ko pa nagagamit yung Kaiser ko, hindi pa ako nagkakasakit. I'm expecting makukuha ko rin yung bonus galing sa Kaiser. So, meron ka akong hospitalization, then life insurance, 450,000, times 2 pag accident, 900,000. And then guides, now anytime pwede kayong magpa-change to annual. So, Sir Dave, pwede ko bang ipa-change ng 1 year or mag-advance ako ng 1 year? Yes, pwede. Discounted ka ng 2 months pag nag-advance ka ng 1 year. And then pag semi-annual naman, discounted ka ng 1 month. At pag buong 7 years yung hulugan mo, spot cash, no, buong 7 years, no, malaki yung madi-discount mo dyan. No, mga almost 2 years din na paghuhulog. At mas malaki yung maturity value mo pag spot cash ka. So yung may mga pera dyan na nakabangko lang, so ayan, spot cash nyo na lang yan dito para tutubo nyo yung investment nyo rin sa Kaiser. Ayan, no? So sa mga 41 to 50, 3.5 yung minimum sa atin dyan. Minimum plan sa is K60. Sa mga ages 51 to 60 naman sa mga parents natin, 4,400 sa K75 naman sila na bracket. So kung nakikita nyo, the more we age, no, mas tumataas yung premium ng Kaiser, yung savings natin. Kasi yun, mas risky na tayo pag matanda ta. Kaya nga hinabol ko talaga yung mother ko dito eh. Kasi at the age of 61, whether you like it or not, wala nang magka-cover sa yung HMO, no? Or life insurance. Kung meron man, napakamahal ng premium mo every month or every year. Kasi risky na risky ka na. Kaya umabol ka dito. Kasi darating talaga ang point na mga 61, 60 and up, diyan na lumalabas yung mga sakit, mga TIS, arthritis, diabetes, labas-pasok ka na sa hospital, mga check-ups, dialysis, ubusan ng pera yan, no? During mga 51 to 60. So, ilang taon mong pagtatrabaho, serbisyo mo, no? Ilang taon mong pagtatrabaho sa abroad or sa barko, mauubos din yan. Pag isang sakit lang, no? Kaya, dapat humabol ka na dito, kumuha ka ng sarili mong Kaiser. Ayun, no? So, that's why Kaiser is one of the best investment dito sa IMG. And 2 years na lang, matatapos ko na tong Kaiser ko. And I'm planning to get another one. Kukuha ulit ako ng isa pang Kaiser kasi 25 years old pa naman ako ngayon, another 7 years. Or tatapusin ko siya before 7 years yung isa kong plan, pangalawa kong plan pala. No? So ayun guys, no, I'm very excited na dito sa Kaiser ko kasi alam ko talaga na this is the best investment. And before I forget pala, no, meron siyang policy fee na 500 pesos per year for 7 years. So i-add mo lang yan siya sa initial mo dito. So example, no, nag 1 month ka, 2.9. So pwede ka lang mag-add ka lang na 500 for initial. So next, hulog mo na 500 next year na. Ayan. So sinasabi ko sa iba na mas maganda kahit mag 1 month ka lang muna sa Kaiser kasi importante, insured ka na. Tsaka anytime, pwede mo naman siyang hulugan. No? Or kung hindi ka man makapaghulog next month, may 2 years ka na palugit. Diba? Ang importante, nakapag-start ka na sa sarili mong Kaiser plan. Yun yung importante. At kung member ka ng IMG at may Kaiser ka, meron ka na kaagad business dito. No? Or associate ka na dito sa IMG. So pag may mga interesado kumuha sa iyo ng Kaiser, diba? Pwede na ikaw na yung sponsor nila. Hindi na sila dadaan pa ng agent, no, tulad ng sa family ko. So kada hulog nila, bumabalik lang din sa akin yun. So ayun, yun na yung nagsusustain din para makapaghulog ako sa sarili kong Kaiser. Hindi na yung sahod ko dito sa, hindi na sahod sa trabaho ko. Income na dito sa IMG business ko. So yun yung mga kagandahan dito pag once meron ka sarili mong Kaiser investment. At saka, member ka ng IMG. So, again guys, ha, pwedeng kumuha ng Kaiser without IMG. Pwede ding magpa-member ng IMG without Kaiser. Pero pag isabay mo yung dalawa, yan, you will have a IMG business or you are associate in IMG. Okay, so this has been your speaker, Dave Vallejos po, no? One of the youngest CEO and Senior Executive Vice Chairman in IMG. If you're interested, no, na malaman kung how it works yung IMG, paano tayo maging part ng IMG, paano maging member ng IMG, no? So, i-chat nyo lang ako sa Facebook. Ayan yung Facebook ko, no? Dave Vallejos. Just message me there
And pwede nyo akong tawagan, no? 0910-899-0418. Ayan. Or tanungin nyo yung taong nag-invite sa inyo sa IMG para ma-assist kayo at maturuan. Alright. So that's it, no? So thank you very much for watching, and please don't forget to like or leave a comment, no? At saka subscribe na rin sa YouTube video ko para updated ka lagi sa mga financial tips. So, pwede kayong magbigay ng email sa akin, then I will give you a free quotation dito sa Kaiser. So just chat me on Facebook for inquiries. Thank you guys. God bless.